team, andito tayo ngayon sa Team Danose Auto Repair Shop. Yan, na magtuturo tayo kung paano magbaklas ng throttle body at kung paano linisin. Siyempre, same procedure lang kung paano binaklas, ganun rin ikakabit. Okay, ngayon o, gagamit tayo ng mga tools. Ano ba yung mga kailangan natin tools para lang mabaklas yung throttle body natin? Gagamit tayo ng plies or monkey plies, kung anong plies meron kayo. Flat screw, Phillips screw, socket 10mm and 8mm socket. Tapos ratchet, syempre kailangan natin. Ngayon, tanggalin nyo lang yung negative and positive battery. Natanggal na kasi kaya hindi ko na naano. Ngayon, magtatanggal tayo sa airbox. Start tayo dito. Hugutin nyo lang to. Yan. Tapos isama nyo na rin hugot ito. Dahan-dahan lang. Yan. Ngayon, may sekreto yan kung paano hihilahin. Bitaw Alvin. Bitaw mo lahat. Hindi mo pwedeng hilahin ng pataas kasi masaya magagasgasan o masisira. Kailangan nyo yan, itutuwad nyo lang pa ganun. Yan, para mahugot nyo ngayon. Ayun, ang sekreto dyan. Ngayon, pagbalik din. Paano pagbalik? Ganun pa rin. Gaganun nyo lang. Itutuwad nyo lang. Pabalik. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ngayon, syempre, ang next natin is panggalin na yung map sensor. Pwede nyo muna tanggalin yung socket. Ayan. Paano magtanggal ng map sensor? Simple lang. Simple lang. Pindot nyo lang yung button na yan, tapos takin nyo lang mataas. Okay. Ngayon, syempre, hindi mo naman agad matatanggal kasi may lock yan eh. Ayan yung lock nyo. Kailangan mo gamitan ng flat screw. Okay. Turo mo kung paano magsabit ng flat screw. Kung paano ano yung matanggalin. Ayan, no? Sikwating nyo lang, taas saka baba para matanggal. Ayun. Ito lang sisikwating nyo dyan. Ito, pinaka naglalak sa kanya, taas saka baba. Ngayon, syempre, ang kasunod naman natin tatanggalin, kailangan muna natin tanggalin tong lock na to. Tong hooks na to. Ayan. Hatakin nyo lang. Pagkaangat, pwede nyo nang luwagan to dun sa throttle body. Yan, luwagan nyo muna dun sa throttle body para mahatak na natin siya palabas. Pero kasama rin, pagkatanggal ito, luwagan nyo. 8mm yan. Yan, kailangan nyo ng ratchet, saka 8mm socket. Saka, ayan. Ayan. Basta, ayan, socket. 8mm. Ikutin nyo lang, paluwagin nyo lang. Okay. Anyo hugutin. Tanggalin yung dalawang lock para mahugot yung air filter. Okay. Tanggalin mo yung air filter. Ayan. Okay. Oh, hinuhugot niya na oh kasi maluwag na siya, 'di ba? Ayan. Pag nahugot niyo na 'yan, tanggalin niyo na yung air filter. And then ingatan niyo to ha, kasi yung map sensor, gagamitan mo ng Phillips screw. Sige, sasabihin niyo kasi sa cleaning 'yan. Ayan. Gamitan niyo lang ng Phillips screw counterclockwise. Kahit magkabalik ka dyan, hindi naman tutugma kasi hindi papasok yung tornilyo. Kaya huwag kayong matakot kung anong posisyon yan kasi isa lang naman yung posisyon yan. Okay, tanggalin natin. Saka yan, hugutin nyo. Awaman itong tornilyo. Hugutin nyo itong map sensor. Ngayon, kung babalik ta rin nyo yung kabit, hindi rin tutugma kasi hindi sasakto yung tornilyo nya. Kaya, o yan, hindi sakto. Kaya hindi kayo malilito kung paano magkabit. Kasi isa lang posisyon niya. Ngayon, kailangan natin gumamit ng map sensor cleaning or contact cleaner para makapaglinis tayo ng map sensor. Ngayon, kung mapapansin nyo yun. Ngayon guys, balik nyo lang yung tornillo para hindi mawala. Tapos lapag nyo sa pinaka-safe para hindi tayo masirahan. Ito na ngayon ang ating throttle body. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo tanggalin itong airbox, meron dito dalawang 10mm sa saka dalawa. Pwede nyo tanggalin para hindi kayo mahirapan gumamit ng ratchet sa pagtanggal ng throttle body. Okay, Bin, tanggalin mo nga yung ano, airbox nyo. Gumamit lang kayo ng 10mm. Ratchet. Yan, saka sakit. Counterclockwise lang rin para matanggal natin.
dalawang bolt lang yun yan para matanggal natin. Ayan. Kailangan matanggal. Ay dito, para mas makita nyo kung paano tinatanggal. Ayan. May dalawang bolt lang dyan na 10mm. Ayan. Tapos, sugutin nyo lang. May hose dyan, papuntang ICB valve para maano lang. Ah, tanggalin nyo lang, tapos hilahin nyo lang pataas. Ito na yung throttle body, di ba? Ngayon, kailangan nyo lang hugutin yung harness ng throttle body. Hilahin mo yun. Ayan, hilahin mo yan. Pindutin nyo lang yung lock, tapos hapakin. Ayan na yun. Tapos, syempre, tanggalin natin yung hose na to. Para hindi nakakasagabal. Dandanin nyo lang kasi napuputol po yan. Yung pinagkakabitan ng hose. Ayan. Yun. Tapos sugutin nyo lang muna to para hindi mano. Tapos gagamit tayo ng ratchet at 8mm ito para masundot siya, para matanggal. Apat na bolt lang po yan. Apat na bolt lang. 1, 2, 3, 4. Yan, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Yan. Tanggalin nyo muna po yung ayan. Tatanggalin na namin yung throttle body. 8mm lang. Ayan. Kung mapapansin nyo, tingnan natin tools. Ayan. Ito, 8. Ayan. 8mm. Tapos ratchet. 3/8 ang gamit namin na ratchet. Ha? Pero depende rin sa inyo kung saan kayo komportable. Kung may 1/4 kayo o 1/2, pwede rin naman. Basta 8. 8mm po. Ayan. Tatanggalin nyo lang, guys. Tanggalin nyo lang yung bolt. So guys, tapos na si Jan magkasa dyan. Huwagan nyo lang muna lahat ha, bago isa-isa hugutin. Yan. Kagaya ng ginagawa ni Alvin, ayan, niluluwagan muna isa-isa yung apat na bolt bago niya tuluyan. Yan. Halimbawa, naluwagan na. Ayan, tatanggalin nyo na isa-isa yung throttle body, yung isang yung apat na bolt para mahugot yung throttle body. Yan. Tapos pag last bolt na, hawakan nyo na lang para hindi mahulog. And guys, napakasimple lang po magbaklas ng ano, ng throttle body. Napakasimple lang, sundan nyo lang tong video namin para makuha nyo kung paano magtanggal. Kung paano kami nagtanggal, ganun na rin ho magkabit. Pabaliktad lang. Siyempre, una, huling throttle body. Ibig sabihin, una naman sa throttle body, ang pagkabit naman. Yan. Ngayon, guys. Ito na yung throttle body niya. Pwede nyo na siyang linisin. Yan. Paglilinisin ho nyo siya, pwede kayong gumamit ng degreaser or throttle cleaner. Ngayon, throttle cleaner, yan, throttle body cleaner, yan, kabilaan, pwede nyo lang linisan. Tapos, iwasan nyo lang mabasa to kasi may mga gear yan, tapos mechanism sa loob, or wire, na pwedeng pumasok at nagkaroon ng damage si throttle body. Kaya pag naglinis kayo, make sure nyo na lagi nakaganyan, nakatayo para hindi mapasukan ng panlinis nyo. Yan, yung throttle cleaner nyo. Pwede rin naman, pero mas maganda na yung safe tayo. Ganun lang yung procedure kung paano namin binaklas, pabaliktad lang yung kabit. Okay mga ka-team, at maraming salamat, sana matutunan nyo. Subscribe lang po kayo sa channel namin at maraming salamat, and then share nyo na rin po para mas maraming matutunan yung mga iba nating kanisan Almera, kasi Nissan Almera itong binabaklas natin. Okay mga ka-team, maraming salamat, God bless. Ayan mga ka-team, nalinisan na natin yung throttle body. Ngayon, ikakabit na natin. Ganito yung procedure niyan. Naituro na natin sa inyo kung paano magbaklas. Ngayon, ikakabit natin. May apat na bolt yan ng 8mm. Ayan, kung mapapansin nyo. Ilalagay na natin pa isa-isa. Itong ginagawa natin sa tutorial is throttle body. Kakabit nyo lang yung apat na bolt na 8mm.
Asigpitan nyo lang. Pero syempre may gasket yan ha. Nakikita nyo yung nakapultaw doon sa ibabaw ng kamay niya. May gasket po yan. Huwag nyo kakalimutan hindi kabit. Kasi pag hindi nyo okay nabit, magkakaroon ng singaw. Magpapalyado po yan. Medyo maingay nga lang kasi ang shop namin nasa tabi kami ng kalsada. Kaya naririnig yung mga dumadaan. Pasensyahan nyo na po kasi medyo maingay. Pero nakikita naman sa video yung mga tutorial natin. Yan, kailangan nyo na ikpitan ang bottle body. Pagkatapos linisan, ikpitan na natin. Thank you for watching. So, kaliente, salamat. Sa like mo. Oo, sa'yo talaga ni Bicolano. Yan guys, naigpitan na natin throttle body. Kailangan na natin ilagay yung socket. Yan. Lagay nyo lang yung socket. Kailangan make sure na makasok-suko talaga siya. And then lagay nyo na yung mga hooks na tinanggal kanina. Sundan nyo lang yung mga video namin. Yan. Antayin natin yung airbox. Ilalagay na natin. Ito, manunod lang. Ano yung pagtanggal kanina, ganun na rin po. Kumusta dyan ang buhay-buhay natin dyan? Yan, yan. Ilalagay na natin yung airbox. Yan. Pansinin nyo, yan. May dalawang bolt dyan na 10mm. Yan, itsura. Kabilaan yan. Taas, saka sa baba. Siyempre, nililinisan na rin natin yung airbox para maganda-ganda na may itsura pagka ibinalik natin. Favorito po lang. Okay. Ito yung sinasabi ko sa video kanina. Ito, makapansin nyo, laka yan. Yan yung tubusok yan. Pitan nyo lang. Tapos ilagay nyo na yung air filter. Ito yung air filter natin na bago. Yan. Ngayon ilagay nyo. Saan nyo ilagay yung sa airbox yung sa ibabaw. Kasabay ng mass sensor. Susok nyo muna yung sa dulo. And then timing nyo na rin yung pinaka sa dulo. Yan. Susok nyo muna. Yan, saan nyo ipasok yung sa dulo na lock, kabilaan, tapos saan nyo i-clip yun, saan nyo ipitan. Yan, gamitan nyo na mga replies, hanggit na rin pero kaya naman kamayin, kamay na rin pero mas mainam kung nakamag-replies kayo. Yung tapos ito yung map sensor socket niya. Ito. Wait lang, Bin. Papakita ko lang yung saan nakalagay yung pinaka-lock niya. Ayan. Okay. Ikabit nyo lang dito. Tapos ito yung map sensor socket. Ikabit nyo lang rin. Yan. Tapos. Yan. Siyempre, higpitan nyo rin yung 8mm na tinanggal natin kanina para walang singaw. Tapos, kabit nyo na rin yung extension dito na yan,
paano pagkabit, tusok nyo muna dito sa loob. Ayan, saan yung i-bend patagilid para may pasok nyo. Sikat na kayo, makakapit na. Ayan guys, ganyan lang kasimple maglinis ng throttle body. Ngayon, pag okay na, pwede na natin ikabit yung negative, positive sa negative. And then, go start na po. Ayun lang po. Maraming salamat po. Naturuan kayo dyan sa paglinis ng throttle body. Oh, kaway muna kayo. Kaway muna. Okay, mga ka-team. Maraming salamat.